Meron po tayo nakita ng isang Twitter noong May 5, 2020. Ito'y galing sa isa pa namang kaibigan natin, si Karen Davila. Ang sabi niya po ay, let me quote her. Ang sabi niya ay, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami na nagkakasakit at namamatay sa COVID, sa laki ng problema ngayon sa ekonomiya, sa dami ng nawala ng trabaho dahil sa COVID, talagang pagpapatigil ng ABS-CBN ang inaatupag nila. Ibig sabihin yung nila, yung gobyerno. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang puso nito. Mali ka, Karen. Malayong malayo yung binabanggit mo na ang inaatupag ng pamahalaan ay ang pagpapahinto ng ABS-CBN. Ang marami sa mga kapamilya artist matapos nga na ipatigil ng gobyerno ang operasyon ng ABS-CBN. Tila hindi naman makapaniwala ang ABS-CBN news anchor na si Karen Davila na ang pagsasara sa ABS-CBN dahil nakuha pa anyang atupagin ng gobyerno sa gitna ng COVID-19 pandemic kung saan ay marami ang namamatay at nagkakasakit. Nagpahayag din ang pagkaalarma ng suporta ang iba pang kapamilya celebrities tulad nina Joshua Garcia, Bella Padilla, Julia Barreto, Vice Ganda, Kim Chu, Lisa Soberano at marami pong tumalima ang broadcast giant na ABS-CBN sa kautusan ng National Telecommunications Commission na pagtigil sa kanilang operasyon matapos mapaso ang kanilang legislative franchise noong Lunes. Kagabi matapos lang i-ere ang news program ng istasyon, ay agad itong nag-sign off. Sa isang pahayag, sinabi naman ng pamunuan ng ABS-CBN na milyong-milyong Pilipino ang mawawalan ng source of news and entertainment matapos na ipatupad nila ang pag-off-air sa TV at radio station sa buong bansa. Gate ng network, ito sana ang panahon na kailangan ng mga tao yung crucial at timely information sa gitna ng kinakaharap na bansa o ng bansa na COVID-19 pandemic. Kasabay nito, nakiusap naman ang pamunuan ng network na kailangan din ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos ang pag-shutdown sa mga kagamitan nito kasabay ng pagbibigay ng abiso sa kanilang mga tagapanood at tagapakinig. Ilinaw ng National Telecommunications Commission o NTC na ang pag-i-issue nila ng cease and desist order laban sa ABS-CBN ay walang kinalaman sa banta ng Office of the Solicitor General na makakasuhan ng kanilang mga commissioners. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, ang desisyon ng komisyon ay maingat na pinag-aralan ng kanilang legal team. Una nang nagbabala ang OSG sa NTC commissioners na maaaring maharap sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sakaling magbigay ito ng issue o ng provisional authority sa ABS-CBN Corporation at sa kanilang affiliate para makapag-operate matapos mapaso ang kanilang prangkisa. Gate ni Cabarrios, kailanman ay hindi nagbigay ang NTC ng provisional authority sa kahit na anong expiring congressional franchise. Samantalang nilinaw rin ito na maaari pang makaere ang ABS-CBN ng kanilang mga content sa kahit anong platform dahil tanging physical broadcasting facilities ang pinatigil ang operasyon. Meron po tayo nakita ng isang Twitter noong May 5, 2020. Ito'y galing sa isa pa namang kaibigan natin, si Karen Davila. Ang sabi niya po ay, let me quote her. Ang sabi niya ay, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami na nagkakasakit at namamatay sa COVID, sa laki ng problema ngayon sa ekonomiya, sa dami ng nawala ng trabaho dahil sa COVID, talagang pagpapatigil ng ABS-CBN ang inaatupag nila. Ibig sabihin yung nila, yung gobyerno. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang puso nito. Alam po ninyo, unang-una, let me preface my discussion of this by saying that Karen Davila is a personal friend. Mali ka, Karen. Malayong malayo
yung binabanggit mo na ang inaatupag ng pamahalaan ay ang pagpapahinto ng ABS-CBN. Ang inatupag po ng pamahalaan, you should know this. From the very start, nag-respond kagad ng presidente, nakita mo siya pa ang unang-una, isa sa mga unang leader sa Asians na nag-ban ng travel na nanggagaling doon sa ibang bansa na merong COVID at nag-ban din ng paalis. And after that, siya ay nagdesisyon na magkaroon ng lockdown or general community quarantine initially and then naging enhanced community quarantine. At pagkatapos nun, ay nagbigay na ng mga regla, mga protocols upang masawata natin yung spread. And apart from that, gumawa na rin ang presidente ng mga hakbangin upang magkaroon ng pera na itutustos natin dito sa digmaan. Malayong malayo, ni hindi naisip ni presidente yung ABS-CBN na yan. Now, kahapon, nagpalabas po ang NTC ng cease and desist order. At ngayon nga, nag-sign off ang ABS-CBN. Tayo po yung nalulungkot personal sapagkat ako po, kung hindi nyo pa na alam, ako po yung nagprograma sa ABS-CBN at katandem ko pa si Pinky Web dyan sa Pasada 7. At marami akong naging kaibigan dyan. At ako'y nanunood. Nalungkot din po tayo. Pero gaya ng sinabi ko, Karen, sa'yo, sa programa mo noon. Ang presidente, kung meron man siyang naging pahayag na sa tanaw ng iba, ay gusto niyang pahintuin ang ABS-CBN, nagkakamali po kayo. Yung pong kanyang mga hinaing, yung kanyang galit, ay nagmumula po sa isang valid na dahilan. Ano po yun? Siya po ay nagbigay ng pera upang i-advertise yung kanyang pagkakampanya nung siya ay kandidato sa Panguluhan. Subalit, for whatever reason, hindi po ito inilabas. Ang nailabas nga doon ay yung banat sa kanya, yung Kitrillanes. Kaya po siya nagalit. Kung baga, yung kanyang sinabing, tatapusin ko ang ABS-CBN, ang ibig niya tatapusin ko yung mga violations niyo, yung ginawa niyong mali at labag sa batas sa akin. Pero, hindi po ba, Miss Karen, ano bang sabi ko sa iyo noon? Matagal ko na po sinasabi yun. Na ang kapangyarihan ng pagbibigay ng prangkisa, the authority to grant the franchise, at yung prangkisang natapos na, at yung renewal, hindi po kay Presidente. Paulit-ulit na po nating sinabi yun. Na yun po ay nasa Kongreso. Yun po ang sinasabi ng batas. At sinabi na rin po natin to at marami na rin sumunod na yung pong ABS-CBN franchise was to expire much earlier nung dinidiskusyon pedo. Katunayan, ang ginawa nga po nila ay naghain na sila ng petisyon sa Kongreso para mabigyan sila ng bagong franchise 6 years earlier. Sa madalit sabi, ay panahon pa po ng Aquino administration, mayroon na nakabinbin sa Kongreso. Subalit, hindi po nabigyan, hindi natalakay sa Kongreso. Dumating ngayon ang presidente sa panahon ngayon. Hindi rin po natalakay. Hindi nyo naman po pwedeng itapon ang sisi kay presidente kung itong NTC ngayon ay nagbigay ng cease and desist order sapagkat yun naman po ang tinatakda ng batas. Ang sinasabi po ng batas at ito naman pinanigan ng Korte Suprema na yung pagbibigay ng prangkisa
ay nandun lamang yan sa Kongreso. Kung wala ka ng prangkisa, hindi ka na po pwedeng mag-operate. Ito namang NTC, nag-aral po ng batas. Pinag-aralan nila ng gusto sapagkat nakabinbin sa kanila yung problemang yun. Nag-desisyon po sila na ayon sa kanilang pag-aaral, ay hindi po pwedeng magbigay ng provisional authority kahit na ang Kongreso ay nagbigay na ng resolusyon. Sabagat meron pong sinasabi naman ng Korte Suprema, kahit nga may resolution, hindi binding yan. Kailangan magpasa ka ng batas na nagbibigay. Yan po ay matagal na nating sinasabi. Kaya nung mag-file nga po si Soljan Kalida ng petition, ng co-warranto, dahil merong mga paglabag ng violations, at tinatanong po tayo tungkol doon, ang sabi po natin, yun ang kanyang obligasyon. Dahil kung hindi niya namang ginawa yon, siya naman ang pwedeng idemanda na hindi niya ginagawa ang trabaho niya. And sabi po natin noon, may remedyo naman po dyan. Sabi natin, ang Kongreso, ang kausapin natin na talakayin nila at pag-usapan nila kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat na bigyan ang ABS-CBN ng Kongreso. Marami pong panahon, maraming taon na nakalipas. For whatever reason, hindi po natalakay ng Kongreso. Hindi naman sabi niya, sinisisi natin ng Kongreso. Sapagkat ang Kongreso naman po, mayroon din naman sinasabi sa atin na marami naman kaming inaasikaso. Hindi lang naman yung prangkisa ng ABS-CBN. Sa dami ba naman ang tinatalakay namin ng batas? Kaya, kumbaga, huwag niyo kaming madaliin. Pero sa dami nga, na-overwhelm siguro ang members of Congress, hindi nila na-discuss, hindi sila nagkaroon ng solusyon dan. Hanggang makaabot nga po rito na isang buwan na lang yata magsasarado na ang ABS-CBN dahil walang prangkisa. Pero even before that, alam po ninyo, sabi ko nga po noon, kung matatandaan po ninyo, kung meron silang resolution na halos unanimous na pwede mong bigyan muna ng pansamantalang authority na mag-operate ang ABS-CBN na pinadala nila sa NTC. Bakit naman hindi po pwedeng magpasa sila ng batas? Kung hindi man yung 25-year renewal, pwede naman sila magpasa muna ng batas. Sige, isang taon muna kayo dyan habang dinidiscuss namin. Yun po'y sinabi ko sa programa ni Karen, sinabi ko sa maraming mga interview sa akin. At pwede naman pong gawin nila yon. Kaya lang, ngayon nga na sinabi natin, hindi naman natin pwedeng ipilit din naman yung kagustuhan natin kung merong mga mahalagang bagay na kailangan ding i-discuss sa Kongreso. But, habang totoo po, na yung NTC kasi, pag nagbigay naman po sila ng provisional authority, sila naman ang i-demanda. At, wala naman pong pwede rin magawa ang presidente. Tandaan niyo po si presidente nung nagbigay ng apology ang ABS-CBN, ito naman po ay may kababaan ng loob na tinanggap din naman yung apology. Kung sinasabi nila na, kasi yung presidente sinasabing sasaraduan ang Kongreso, kaya yun ang naging sinyal sa Kongreso, kaya hindi sila gumalaw. Kaya nga kaninang umaga sa programa ni Christian Isguero, sinasabi niya na, ang presidente, ang may power, malakas sa Kongreso, kontrolado niya. Hindi naman po totoo yun, sapagkat nakita niya naman. Sino po bang mga appointees ni presidente na hindi nakapasa sa Kongreso? Hindi po ba si Gina Lopez na he went out of his way na sabihin sa Kongreso, okay yan sa akin si Miss Gina Lopez. Kailangan ma-approve yan. Hindi po ba na-disapprove nila? Meron silang mga dahilan na may narinig po ba tayo kay Presidente na nagreklamo o nag-criticize sa Kongreso? Wala. Sino pa? Hindi po ba si yung dating Secretary of Foreign Affairs natin? O hindi po ba hindi rin siya na-approve ng Commission on Appointments? O wala rin tayong narinig kay Presidente? Madalit sabi, hindi po totoo yung sinasabi na kung anong gusto ng presidente, yun ang gagawin ng Kongreso. Unang-una, huwag naman natin pong
hamaki naman ang mga miyembro ng Kongreso. Meron silang sariling kakayahan, talino, at kalayaan, independence, kung anong gusto nilang gawin. Ang dalawang sangay pong yan, eh nag-uusap kung anong ikabubuti ng bayan. Sa madalit sabi, habang totoo na huminto ngayon ang ABS-CBN na sumunod sa cease and desist order, eh meron po namang remedyo. Ano po bang remedyo? O, hindi po ba sabi ni Congressman Salceda, o isang linggo lang yan, pwede na naming ipasa kagad yan eh. Sabi rin nga ni Senador Soto, eh kung dito lang sa amin eh, tapos kagad yan. So, hindi po hopeless ang sitwasyon. Merong remedyo. All Congress has to do is to put that on the table, discuss it, eh siguro within a week, gaya na sinasabi ni Congressman Salceda, eh tapos na kagad ang usapan nila. Now, sabihin na naman nila, ah hindi, yan na naman, pagdating kay Presidente, eh, hindi makakapasayan. Dahil galit siya, eh sabi na nga natin, eh tapos na yung kanyang, kung meron man siyang hinanakit, eh yung po eh, nakakalimutan niya na, pinatawad niya na, ipinasadyos niya na. Ang Presidente po, pagdating ng mga bills na pinasa ng Kongreso, eh pinag-aaralan niya at ang palaging panuntunan ng Presidente, eh ito bang batas na itinatapon sa aking lamesa, eh naayon sa saligang batas? Ito ba ay makakabuti? Una-una, tanong niya, makakabuti ba ito sa taong bayan? Pangalawa, ito ba ay ipinasa nila na ayon sa itinatakda ng saligang batas? Sapagkat kung hindi ito nakakabuti sa bayan at ito'y in violation of the Constitution, ay nakita naman natin ang Presidente, eh talagang hindi nakakalusot sa kanya yan. Meron siya ngang mga urgent bill, kung matatandaan nyo, na pinasa naman ng Kongreso. Pero pagdating sa lamesa niya, nung makita niya, hindi maganda ito, maging source of corruption to, ayaw ko nito, o binito niya. Ganun po ang Presidente. Kaya yung mga nandiyan po sa ABS-CBN at yung mga kagaya ko rin na nagagustong manood, marami po tayo doon, eh wag po tayong mawala ng pag-asa. Hayaan po natin ang nararapat na magpasya sa prangkisa ng ABS-CBN. At ang Presidente ay gagawin niya ang kanyang tungkulin na naaayon sa saligang batas. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Palagi pong, hindi ba sinasabi niya, at the end of the tunnel, there is light. Habang maraming madilim ang langit, ito naman ay nagbubukas at dumarating ang araw. So, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang ating dakilang lumika ay palagi namang nandyan. Kung anumang suliranin natin, eh tayo po'y magdasal sa Kanya. At bigyan ng kaliwanagan tayong lahat. Bigyan tayo ng karunungan upang matahak po natin ang landas tungo sa kalawalhatian. Pero huwag po nating itatapon ang sisi sa isang presidente na ang nasa isip lamang eh paglingkuran ng bayan at bigyan ng proteksyon ng bayan. Sabi ng iba, eh pwede naman daw na baliktarin ng presidente yung desisyon ng NTC. Hindi po totoo yun. Alam po nyo sa ilalim ng batas. Yung NTC po ay isang quasi body. May authority po yun na magdesisyon. At hindi po pwedeng pakialaman ng presidente. Pag pinakialaman po ng presidente, hindi siya naman po ang lumabag ng batas. Kaya kung gaya nga ng sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, there are available remedies under the law. O di gawin po ninyo yun para matapos na itong usaping ito. Anyway, pansamantala po tayong magpapaalam. Mukhang inabot na naman tayo ng oras. At ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, isang lingkod bayan at isang manggagawa ng pamahalaan, nagsasabing
hahakin po natin ang daan patungo sa Rosas ng Kaluwalhatian. At yung mga tinik na aapakan natin, gawin po nating mga hapag or steps o hagdan o papunta po ron sa mga petals ng roses.